DFA nagprotesta, Chinese Embassy official, ipinatawag sa panibagong harassment sa West Philippine Sea. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isang senior official ng Chinese Embassy sa Pilipinas, bilang bahagi ng protesta sa makaraan ang umano'y harassment ng Chinese Coast Guard sa isang Philippine vessel na nagsasagawa lamang ng research activity sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa statement ng DFA, nagsasagawa na rin sila ng pag-review sa impormasyon sa naturang insidente para sa paghahain ng panibagong diplomatic action. Sinabi ng DFA, ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas ay gagawin lalo na kung merong paglabag ang mga barko ng China sa soberenya ng Pilipinas at sa karapatan ng bansa sa maritime jurisdiction. Binigyang diin pa ng DFA na anumang illegal activities ng mga dayuhan sa paligid ng Ayungin Shoal ay dapat na maging sentro ng diplomatic protests dahil sa ito ay nasa sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Ito rin umano ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas na pinagtibay noong 2016 award sa international arbitration. Illegal activities around Ayungin Shoal are subject of diplomatic protests in the exercise of the Philippines' sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal, which forms part of the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf of the Philippines, as affirmed by the 2016 award on the SCS arbitration, ani DFA. On the presence of foreign Coast Guard vessels around Reed Bank, in the vicinity of the Philippine, approved activities around SC-75 and SC-72, as well in the vicinity of the approved joint marine scientific research led by the UPNIGS, are not consistent with innocent passage, and are clear violations of Philippine maritime jurisdiction, where only the Philippine government has the mandate of enforcement. Una rito, sa report na inilabas na tinaguri ang 3 rounds of cursion ng Asia Maritime Transparency Initiative, sinabi nito, na ang China Coast Guard at militia ships ay nagsagawa ng interception sa research vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa 2nd Thomas Shoal o kilala sa tawag na Ayungin Shoal noong April 21. Iniulat din ng AMTI na ang barko ng BFAR ay hinabol ng barko ng Chinese Coast Guard ng makailang beses. 2 pang mga barko nila, kasama ang mga Hainan-based militia vessels ang umeksena rin. Dahil umano sa serye ng panghaharas ng mga Chinese vessel, umatras na lamang ang barko ng BFAR, hanggang sa makapunta sa occupied na Nansen Island ng Pilipinas. Pero matapos ito, isa namang Philippine Coast Guard vessel, na BRP Cape Engaño, ang hinaras na naman ng Chinese vessels sa Natura Ding area. Ang pangyayari aniya nitong nakalipas na buwan ng Abril, lalo na sa Ayungin Shoal, ang kabilang sa 3 insidente na naganap ngayong taon. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. Lahat po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.